time ang katet sa tanan na knowing what right, what is right, and what is wrong. Ay, po yung ating nalaradan ng mga nakaraan ng sugo. And I would like again to follow the thought. Na knowing right from wrong. Alam niyo po, sa panahon po natin, para sa sabi natin, ano, na paano ko malalaman yung aking ginagawa ay mali? Diba? If something I am doing in my life, ito ba ay morally wrong? Diba? Kaya ngayon, dapat po, pagkita natin yan, na meron tayo dapat laging maging basis o basihan para malaman na ang ating ginagawa ay mali at ayaw ng ating Panginoon. Kung meron po tayong sampu, maaaring gawin din po natin guidelines, mga kapatid, na para malaman natin kung ano yung mali na, at kung ano yung tama. Kasi sa panahon po natin ngayon, di ba? Yung mali, nagiging tama, at yung tama, nagiging mali. Kaya tulad yung dog, sinasabi ng ating mga politiko, na pagkaman constitutionally mali, pero dahil daw, na in good faith, nagiging tama. Alam niyo po mga kapatid, sa Bible, kung ano yung sinabi ng Bible na ganito, wala pong in good faith yun. Amen? Kasi straightforward po yung ating Bible. Sinabi ng Bible, yes? Then yes. Sinabi ng Bible, no? Eh di no. Amen? Kaya ganun po, mga kapatid, na wala po tayo yung sinasabi po na in the end justify the means. Na yung mga alaw of good na magnanakaw pa sa mayaman para tulungan ang mahihirap. Diba? Amen? Hindi pa rin po tama yun eh. Kahit maganda yung layunin mo, pero yung iyong paraan, mali. Kaya yung sinasabi natin po, no? Right motive, wrong method. Amen? Tama yung motive mo, mali naman yung pamamaraan mo. Pero sa madaling sabi mga kapatid, mali pa rin. Ha? Kaya ngayon, tingnan po natin, ano ba yung mga mali? At ano ba yung mga tama? At paano ba dapat malalaman na ang mali sa tama at ang tama sa mali? Una, na, para makita po natin yan, at maging basihan. First guideline po natin, does the Bible specifically say no sa mga ganitong activities? Na? Kaya, tignan niyo po, sa Bible, wala kang makikita word for word na sinasabing mali ang magsugal. Meron kayo nakita? Meron tayo nakita ng sugal. Diba, nung nakapayubay si Kristo sa krus, pinagpupulit yung baro niya, yung pinantaya ng mga manunugal doon. Diba? Kaya sinasabi, wala naman sa Bible eh, na ito ay mali ang pagsusugal. Kaya maraming po mga nagsusugal na yun. Nalagay pa naman dito sa Bulacan. Ewan ko, no? Kala ko nung araw, manunugal nasa Pasay. Wala pala nasa Bulacan. Kasi dito sa Bulacan, nakigagamba, pinagsusugalan eh. Diba? Minsan nakita ko ng araw bago pa lang ako dito sa Bulacan na nagsasaturation po, mag-transaturation dito po sa may parting sa Luzon eh. Eh, katatapos sa ulan, nakita ko po doon pustahan yung karera ng patpatma sa kanan, sa kamat, kanan. May pustahan yun. Sabi ko, pira ka lamang mga sugalo, nasa Pasay, nasa Bulacan pala. Diba, amen? Oo. Minsan meron kayo nakikita sa gilid ng kalsada, no? Pataasan yung ating pa, ating yung mga last number. Na yung iba nga, may monte. Yeah? Pag binuksan din, magiging 3-16, magtayaan natin. 3-16. Amen? Ha? Kaya tingnan nyo, eh yung ating namang sugal, eh biblical. Ano ba yung sugal mo sa akong? Bakit naging biblical? Hindi ba sa San Pedro may manok? Sabayin ko kung may manok sa San Pedro, tumilakog yung manok nung siya ay nilinay ang Panginoon. Pero wala sinabing kanya yung manok. Kaya ganun po eh.
Sabihin na lang, people become very intelligent just to justify yung kanila mong maling ginagawa. Diba? Sabi, biblical ito. Kung may namamatay, biblical na merong nagsusugal. Kasi si Kristo nga, nung nabayubay sa kapos sa kalbari, di ba pinagsugal? Ang gagaling ano? Nakakakuha sila ng mga Bible references sa maling ginagawa ko nila. Pero ganun pa man, ay kapatid, wala pong sinabi, oo nga, sa Bible, na nasugal. Pero tingnan po natin, mga kapatid, sa Proverbs chapter 13, verse number 11. Proverbs 13, verse 11. Well gotten, na, by vanity shall be diminished, but he that gathereth by labor shall increase. Saan naman sinasabi dito? Kapag ang yaman, mga kapatid, nakuha mo sa madaling paraan, ano ba ang madaling paraan, makuha ang yaman, ay hindi magaling sa sugal. So easy money, na, eh, madali ding mawawala. Ganyan na nangyayari. Diba? So, ayaw ng Panginoon ang sugal. Sapagkat, mga kapatid, ha? Pag ikaw ay nagsugal, ang nasa isipan mo, yung pera ng iyong kalaban mapunta sa iyo. Eh, ano tawag po ng Bible yan? Obediousness. Diba? Amen? Hinahanap mo yung bagay na hindi iyo. Ganyan, eh, matatalo mo naman po siya. No? Oo nga, pero hindi ganun paraan. Sapagkat ang turo ng Panginoon sa atin, ano? Kung gusto mong magkaroon ng trabaho, kaya na sabi dito eh. Da? That he that gathereth by labor shall increase. No? So ayaw ng ating Panginoon na tayo po ay magsusugal. So knowing right from wrong, wrong ang pagsusugal. Kahit anong klaseng forma pa po yan. Alam niyo ba yung ating ano, yung sweet state? Ang tawag po dyan, charity. Di ba? So napakaganda na ng dating. Kasi pag tumaya ka dyan, makakatulong ka sa charity. Makakatulong ka doon sa mga walang pambayad, sa mga ospital. Nakakatulong yung PCS po dyan. No? Oo nga, para kapatid, nakakatulong. Pero, ano ang nangyayari? Ano yung nilutulong natin? Di ba? Sabi ka na, tingnan niya, gusto mong manalo ng 1,000,000. So, ibig sabihin, mga kapatid, kailangan kunan mo ng takpipiso ang 1,000,000 Pilipino. Yun rin po yan. Amen? No? So, dito siya sabi, well gotten by vanity shall be diminished. Sa madaling sabi, yung pera sa ganung paraan na kukuha, madaling nawawala. Amen? Na? Pero iba pa rin, mga kapatid, yung mga iyong pinagtrabahuhan na at ikaw ay sasagana doon. Amen? Na? Kaya ayaw mo ang Panginoon, thou shalt not gamble. Wala yung Bible eh. Pero mga kapatid, yung paghahangad mo, na yung para mga ikaw ay nasasakin minsan, na ikaw, wala pa kasi nagsugal, na sabi niya, magsusugal ako para matalo. Wala. Meron mga ganyan? Meron mga ikilala na ganyan? Magsusugal ako para matalo. Hindi, magsusugal ako para manalo. Hindi man sabihin niya, pero yun ang gusto niya, mangyari. Alala mo nung araw, lagi ako may patok sa nanay ko, dahil nanay ko, malakas magsugal eh. Alam mo ba, pag meron mga sugarol sa bahay, sa tahanan, hindi nagiging masaya ang tahanan. Timbawa ka rin. Siyempre, bata ko, bata pa tayo, noong araw, namimiss mo yung nanay mo o yung magawala mo. Pag umalis ng bahay yan. Dahil siyempre, anong oras kaya darating si nanay? Anong oras kaya darating si tatay? Di ba? Siyempre, medyo gabi na, darating yan, mga alas 10. Tapos sasagot mo ngayon, sabi mo, nanay tayo, magkira, tagal nyo naman, hihintay ko po kayo. O di may batok ka. Alam mo bakit? Ang mga sugarol, malas daw yung may naghihintay sa kanila. Kaya ang dala ko dati yung malas eh. Kaya pala ako natalo, hihintay mo ako ha. O di batok. Di ba, amen? Ganun ba kaniniwala din dito? Nakatapakay na din. Pag hinintay ka na susugal ka, mamalasin yung hinihintay mo. So ano ba yung tinuturo sa atin? Huwag nakintayin, huwag na maghintay, huwag na umasa. So hindi po nagiging masaya ang tahanan, di ba? Amen? O,
Kaya para pa na ang pagiging tayo ay kamalasan. Eh samantalan sa Bible, di ba sabi yan, they that wait upon the Lord shall renew their strength. So yun yung sabi, mamalasin ng Diyos, makinintayin natin sa kanyang pagpabalik. Amen? Oh. Yan po. Kaya yung mga activities pa natin, mali ba yan? Tingnan natin, ano? Pagsusugal. So dito po, nakita natin mali. Ano kaya yung pag-inom ng alam? Sabi hindi, ano lang, during ano lang, birthday. Bagong taon ng Pasko. Eh bakit araw-araw ka? Kasi araw-araw may birthday. Tingnan natin ano ba din. So Proverbs chapter 23. Tingnan ko sa Tagalog yan. Anong maganda sa Tagalog yan? Proverbs chapter 23. Umpisahan natin sa talatang Lana. 29. Ha? Kailangan mo ulit Tagalog ba yung Proverbs 23. Yan na kaya? Yan. Verse 29. Ayaw mo po ba? Aking wife na tayo pumasa. 29. Yun. Sabi niya, who ako? Sino may I? Sino may kapaglawan? Sino may pagkikipagtalo? Sino may daig? Sino ang may sugat na walang kadahilanan? Sino ang may maningas na mata? Sila naglagtihintay sa alam, sa alam. Now they that carry on at wine, they that go to seek mixed wine. Yun, ano yan, di ba? Ano yung mixed wine? Yun po yung ano, ano yan? Yung beer, ano yan? Brother-brother, sa tapat? Gin. Tsaka? Coke. Yan. Beer, gin, coke. Tara ba yan, brother-brother? Isa ang tanong natin yung mga dating expert. Kayo, may okay ba yan? Pag walang budget, na, hindi siya virgin coke. Na, beer, shoko. Na, beer, shoktong, tsaka kong, mahal yung gin eh. O. Sa ibig sabihin, lahat ng mga, doon ba rin sa 29, lahat ng meron mga sumpa, 29, ito na sa verse 29. Yan. Yeah. 29. Nakain niya sa akin sa pagkakit. Who had sorrow, who had contention, yung away-away, parang ano ba din? Diba? Nagiginom man ngayon, maya-maya, nagkasaksakan na. Tama? Oo. Oh. Ano yan? Who had bubbling, napapasok sa biro, sa galo ng salita, paglabas, English na. Who had wounds without cause, now what redness of the eyes. Sige, tignan niya, diba, paglasing, namumuta, ano? Sila daw yung mga yun, no, sa 30, di ba yun ang nila 30, they that carry long at wine. They that go to seek mixed wine. 31, naman natin. Look not thou upon the wine when it is red. Yan po ang dahilan, kaya kahit red wine ayaw mong minom. Sabihin nyo na ako, eh, medyo ano, ha? Ano naman tawag yan? Dogmatic. Eh, sabi kasi. Ha? Tignan niyo. Look not thou upon the wine when it is red, when it giveth his color in the cup, when it moveth itself aright. Amen? Meron ba? Yan, sige. 32. And at the last, no, it
bited like a serpent. Diba? Panginoon, wow, Father, hindi lang bumubuli. Ang tindi. That's right. Duguin ba? Okay, and it is, ano yan? His finger like an other. 33. Thy eye shall behold his strange payment. Ayun. Kaya yung anak, tsaka babae, diba niya, hindi na kakala yan. Oh, pag nalasing ka na sabihin, ha? Ako po. Now, yung mga kulay telepono, tingin mo yung station. Yun na epekto eh. And thy march of hotel perversely. Verse 34. Now, yea, thou shall be as he that lieth down the middle of the sea, or as he that lieth upon the top of the land. Meron pa ba 35? Again. They have stricken me, shall thou say, and I was the seed, they have beaten me, and I felt it not. When shall I awake, I will seek it again. Di ba? Nagbato. Nagbato. Sabi niya, di ganyan. Sinasaktan, di rin nararap naman eh. Nung pag-gising, no? Dahil na may over, susundin ko niya rin ulit. May sundok. I will do it again. Di ba, amen? Ang tanong, nagbigay ba ng tama o maganda na ang Panginoon? Pero yung sinabi sa Bible, may Panginoon. Pero ito ang mga epekto pag kayo ay Panginoon. Amen? Na, napakahirap. Na natural po, minsan na makakita ka ng lalaking lasengo. Pero nagtataka ko, bakit mayroong lasenga? Di ba? Ayan, sinasay niya ang mga yamay ko. Hindi po pumigil ng dahil ilang lumintay. Di ba ba natin? Oh, kaya tingnan niya, paano mo ma-discern kung ano yung tamang sa mali? Tingnan mo yung mga activities na yan. Na, marami pa po, mga kapatid, marami pa po. Pero sabi mo, basta kapanood ko yung mga, ano ba yung puso ngayon? Kasi nung kapanahon na namin eh, discotheque yun eh, discotheque. Yung mga sayawan ba? Di ba? Yung sasayawan ganun, ako may ididikit mo sa space. Di ba? Amen? Na, saan ka nakatira? Yan sa presinto dos, ayan ko! Di ba? Hindi lumipat na kami, na kami sa kabilang barangay. Ano ka ba kung tatay mo? Pulis! Bigla ka na naman lamay ang pulis eh. Hindi, nag-retire na. Tignan niyo po, ha? Tignan niyo. Bakit po natin i-discourage yung mga activities na gano'n? Una-una, bakit mas gusto ng mga kabataan na meron sayawan na walang inaw? Meron man, konting-konti na. Amen? Amen? Kaya ayaw natin ng party-party. Tahimik kayo. Puso pa ba ngayon yung salaman? Puso pa rin? Ha? Yung mga spotlight na maliliwanag, ganun ba ngayon yung salaman? Di ba hindi? Patay-sindi, di ba? Patay-sindi. Kaya yung mga ganong klaseng activities, mga kapatid. Eh, siyempre, pahihinabing ka dyan. Sabi ka na natalayan yung mga juice-juice na merong halo. Anong tawag dyan? Oh, mga ano? Punch. Diba? Amen? So, mga kapatid, tingnan natin, baka kasi nakukompromise mo yung ating mga activities eh. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung sakali may handaan sa inyong mga bahay, iimbitahin nyo ako. Masiguraduhin nyo naman ang nag-iinuman kasi pag alam ko may nag-iinuman, hindi na ako pupunta. Kasi baka makakayan mo ako. Hindi sumiwas na ako. Baka mahiya kang tumanggi ba? Di ba? Amen? Ha?
Ngayon po ha, dapat natin makita mga kapatid. Kasi tignan nyo, minsan nadadaya tayo, akala natin ito ang tama, ay pala, ay hindi ayos. Now, dito po sa ating church, pinopromote po natin very strong yung ating po moral purity. Amen? Kaya yung mga young people, huwag muna. Yeah, kaya yung mga may boyfriend dito, dapat nagsasabi alam ko kung sino-sino kayong mag-boyfriend o mag-girlfriend para nakapantayan kayo. Amen? Dahil yung syndrome ko, naka-preserve yun, ano dyan? Nakatago yan. Okay. Kala mo, kahit makapal yung kwet mo na yan. Nalakay yan. Amen? Kasi nalit po lang kung naging ano ba eh, kung hindi ako makikialam sa inyong mga kabataan, ganun din, bibigyan nyo rin kami ng problema eh. Pagdating ng araw, hindi kayo pala makailap lang sa inyo. Kaya pag kayo ay magpasok sa isang relasyon na hindi nyo ako sinama, huwag nyo kong yayayain. Na, nasasabihin niyo, Pastor, magpapakasal na po ako. Hindi magpapakasal ka mag-isang mo. Kung may relasyon ka, hindi mo ako sinama, tapos lang mo nasasama sa kasalan. Di ba, amen? Di ba, mas maganda, Pastor, meron kong naliligaw sa akin. Ano po ba masasabi mo? Yung parang ganun ba? So, kikinatisin natin yan. Una-una yan, may ligtas. Same ba yan? Baka na siya same-same man lang. Kasi pag ikay nagkaroon ng asawa na hindi mananampalataya, pipigilan ka yan eh. No? Yan pangahalan sa'yo sa pagsamba sa Panginoon eh. Ipapakailaman na natin ka na yun. Meron tayong mga yan dito ng araw, sabi ko, ayaw mo yan, ayaw mo yan. Basta pogi. Para pa paubusan ng pogi. Ayun. Tinuluyan niya, nalayo siya sa Panginoon. Yan ang ayaw natin mangyari. Amen. Oh. Tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 6, verse 13. Meat for the belly and belly for meat. But God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. Alam niyo ba yung fornication, mga kapatid? Yan po isang sexual na kasalanan. Sabi ng Panginoon, ayaw ko niyan. Amen? Amen? Sabi sabihin, ilagay natin sa tama. Sabi nga, no, kung ikaw ay hindi ka na makapagtimpi, sabi din po din, ha? Kumuha ka nga ng makapagasawa mo. Opo. Yeah. Hindi yung meron mga misang dalaga, mga kapatid o kababaihan. Pagdira ka lang kung merong ano, merong pabrika ng oo ba, lahat ng antigaw oo si Kagot. Di ba yun yun? Kaya yun, ang ganda-ganda niya, talaga ang kilis, dahil dumami boyfriend. Ayun. Sabi nga, yung butis ubas, naging butis man, ano na, yung ano ba yung pasas. Amen? So, tignan po natin yung ating mga activities, mga kapatid. Pakalawa dito, does it give the appearance of evil? Ah, ito ba yung mga kapatid? Pag nakikita mo, palagay mo ba pag ginawa mo yung mapapasama ka o hindi? Na? Sabi daw sa 1 Thessalonians chapter 5, verse number 22. 5:22. Ang sabi ko sa atin, mga kapatid, sabi niya, abstain from all appearance of evil. Amen? Sabi kami, huwag mo nang sabihin, kaya mo. Huwag mo nang sabihin, hindi, mapapagtagaw mo yan, tagawpayan mo yan. Na, sinabi dito, layuan mo na mga appearance ang evil. Mahirap po eh. Alam niyo po tayo, minsan malakas. Opo, nakaka-overcome natin ang isang tukso. Pero paano, pag hindi? O paano maniguro ka na, mga kapatid, lumayo ka na. Diba?
Kaya sa tukso, wag mong awitin yung tukso. Layuan mo ako. Hindi magyayari kailanman yun. Aabulin ka ng tukso. Kaya dapat tukso, lumayo ka at lalayo kayo. Yan ang sabi, abstain from all appearance of evil. Amen? Kaya tignan mo yung mga barkada nyo. Saan ba kayo dinadala ng inyong mga barkada? Na inilalapit ka ba sa Diyos o inilalay mo ba sa Diyos? Amen? Oh. At dyan po, nakikita natin yung pangatlo, no? Tayo ba ay nakikipag-associate sa mga tamang tao o sa mga maling tao? Para malaman po natin na dayan po ay mga maling tao, e tignan natin yung sinabi dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse number 33. Be not deceived, evil communication corrupt good manners. Evil communication corrupt good manners. Tignan niya. Pag yung taong lagi mong kasama, walang ginawa kung hindi magmura, mapupurap yung utak mo yun. Mura lang ng mura. Kunti salita lang may mura. Diba, amen? Tapos hindi lang mura, may mura communication pa siya. No? Yung mga kwento niya, mga kapatid, ay talaga hindi ka ayang-ayang. No, yung mga kwento niya lagi ay tungkol sa mga ibang tao, katilaan ng ibang tao. Pag ganyan ang nakasama mo, na nakasabi mo po, mga kapatid, ayon sa verse na ito, that you are now in a wrong association, no? Nakaklase ng mga tao. Dapat po, ang kasama natin mga tao, no? Lumalakas tayong spiritual. Ganyan po, nai-edify po tayo mga kapatid. Amen? No? Na ibig sabihin, binibigyan ka ng pag-asa at ang pag-asa na natutunan mo sa taong ito, pag-asa na gagaling sa ating Panginoon. Amen. Hindi yung binibigyan ka ng pag-asa at sasabihin mo, ha, ang pag-asa mo na gagaling sa akin. Tapos ikaw naman, mga kapatid, at napumasa ka na lang ng umasa doon sa tao na nagsasabi, siya ang kailangan mo, ay paano kung mawala yan? Amen? Iba pa rin ang pag-asa natin sa Panginoon. Ah, siyempre, pag-apat, ano ba? Does it control my life? Natingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 6, verse number 12. All things are lawful to me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Sabi kami dito, meron kasi mga isang bagay na totoo kailangan natin. Ha? Pero huwag daw tayo magpapailangan ito sa mga kailangan natin na ang akala natin yun na lang ang talagang pag-asa natin. Hindi po, mag-a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 
dapat tayo ang kumukontrol sa material na bagay. Di ba? Kaya ano man po yan, dahil na atin po pinapakita sa atin, ano ba nagkukontrol sa atin yan? Ito, alam niyo po ba na ang bisyo kinukontrol tayo? Amen? Yung mga bisyo po, yung mga addiction. Nagkakaroon tayo ng mga addiction sa maraming bagay na nauuwi po na yun na ang kumukontrol sa atin. No? Kaya dapat po, mga kapatid, mag-quit tayo dyan sa mga yan, ilinto na natin yan sa tulong ng ating Panginoon. Panglima, does it violate God's temple? Ano ba ang God's temple? Ang God's temple po ay yung ating katawan. Now you not that your body is the temple of the Holy God. No? Kaya ito dapat, katawan na ito, mga kapatid, hindi dapat siya nagpa-violate na ano nga gusto ng Panginoon at hindi dapat natin po parang inilalagay ang ating katawan sa kalagayan na hindi po makikita sa Kristo dyan. Amen? Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, yung katawan natin dapat nakikita na naglilingkod sa Diyos.
Ano pa? Magiging basya natin kung mali na o tama ang ating ginagawa. Now, does it cause a weaker brother or sister to stumble? Tignan niyo yung ginagawa natin. Nakakatisod ba tayo? Pag nakakatisod, baguhin natin, mali yun. Diba? Pag sinabi niyo, Pastor, alam niyo, nagtitisod ako doon kayo'y humingiti. Papangangat ko sa inyo, hindi na ako ngingiti hanggang ako'y nabubuhay. Para huwag ka na matisod. Amen? Minsan sinasabi ko na ayaw kayo ginagawa mo, nakakatisod kasi hindi ka pala ng city. Now, kasi magpapatid, ang gusto natin na sa mga nahihina o weaker brother, sila po ay lumago. Diba? Sila po ay maging matatag. Hindi yung lagi na lamang po natin tinitisod yung mga batang Kristiyano. Hindi po ganun malawal. Mali po yun. Amen? Na? Okay. Kaya tanong lagi, nakakatisod ka ba o hindi? Eh, tignan mo po kung ano yung mga nagagawa. Pag sinabi mga kapatid, tignan niyo, ganito yan. Ang principle po. Halimbawa, si Brother Dennis, may nagawa ako sa kanya o nasabi na kinasakit ng loob niya. Natisod ko siya. Na ang problem po niya, hindi yung gagawin ni Dennis at nasaktan ko siya, hindi na ako papansinin niya, lalayo na sa akin niya. Mali po yun eh. Ang tama po, lalapitan ako ni Dennis at sasabihin, Pastor, sinagpunod po yung katoban ko sa ganito po daw sa mga sinabi mo. So dapat naman, magiging reaction ko, hindi yung parang makipag-aaring papal niya. Nagsasabi mo, ganun ba kapatid, nasaktan ko yung katoban mo? So patawarin mo ako, hindi ko na uulitin. Iaayos ko na yung aking magsasalita. Kaya sabihin ako, sino yung sinaktan o nasaktan? Siya dapat ang lalapit doon sa nakasakit. Hindi yung sasabihin natin, siya ang nakasakit, siya dapat ang lalapit sa akin. Wala po sa mayroon. Amen? Kasi minsan, nakakapagsalita tayo na hindi natin alam, nakakasakit pala tayo. At hindi natin alam na nakakasakit tayo, kaya patuloy tayo nagsasalita ng mga salita na maraming nagsasaktan. No? Kaya alam mo lang, yan lang yan, pag meron isa sa mga nasaktan mo, lumapit sa iyo at sinabi, nasaktan mo ang aking damdamin. Doon lang natin mag-realize. At pag ito naman, sinabi, mga kapatid, imbit na pagkapag-argue ka pa, magpapalitan ka pa ng salita, tanggapin mo na lang. For the sake that siya ay isang weaker brother or sister. Amen? Amen? No? Kaya yun ang nararapat po. Pag ganyan na yun, na natutunod tayo magpapapaba. At syempre, nakikita rin naman, akala ko, Mira, aawayin ako nito matapos sasabihin ko nasaktan niya ako. Pero nagpapapaba siya. O di nagiging blessing, nagiging maganda na lumawa. Amen? Hindi po sinabi ka ng, alam mo, nasaktan mo ako, eh, ano ngayon? Buti ka, dami ng sinaktan mo sa'yo eh. Palagay mo maayos at sa gulo pag gano'n. Wala, lalo mo gulo. Buti nga, hindi pa kita sinaktan eh. Amen? Amen? O, hindi ka, siyempre, dahil tayo sa Bible ng Musa. No? Ikaw ay Bible Baptist, dapat po ang iyong pinatutupad sa iyong buhay at hindi nasa Bible. Kasi Bible Baptist ka. Na, no, ito ang sinabi ng Bible, ito ang ating gagawin. Pangpito. Yung ating pagmamang ginagawa ay apart from our faith. Now, it is being done apart from our faith. Basta malayo po, no, at malayo sa ating paniniwala, at malayo sa sinasabi ng Bible, mali po yun. Na, sabi ko daw sa Romans chapter 14, verse 23. Romans 14, 23. And he that doubted is dumb, if he eat, because he eateth not
of faith. Ito po, gusto ko makita niya. For whatsoever is not of faith is sin. Amen? Amen? Ano man raw yung hindi po ayon na ayon sa ating pananampalataya, yan po ay kasalanan. Amen? Sa lagi po ang ating basihan, yung ating pananampalataya. Na binigyan tayo ng Panginoon ng Bible, yun ang ating pong ipasunod. Sabi ng Bible, sambay natin ng Panginoon, eh di na dapat natin gawin. Sabi ng Bible, sumuko tayo sa tubig ng bautismo, yun ang dapat natin gawin. Sabi ng Bible, tayo may pagpaglingkod sa Kanya, yun ang dapat natin gawin. Ha? So, ibig sabihin mga kapatid, lagi po tayo ay nanakayangan sa sinasabi ng ating Bible. Kaya pag hindi mo po sinunod yung Bible na yan, eh di nawawala na sa iyong pananampalataya yung ipinagawa ko. Ha? Doon po, nagiging mali. Pangwalo, ito po ba ay against the law? Na? Alam niyo po sa Romans chapter 13. Tingnan niyo po, verse number 1. Nagyalan po doon saan. Sabi dito, let every soul be subject unto the higher powers. Now, for there is no power but of God. Na? Kasi sabi, the powers that be are ordained of God. Okay, verse 2. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. Now, who may power sa kanya? Yan po yung ating mga batas. Kaya yan, Romans chapter 13 na yan, na sinasabi, sumunod tayo sa batas ng lupa. Amen. Huwag tayo maging mga violators o yung mga dapat niya sa atin ito, maging law-abiding ang isang mananampalataya. Ako po. Verse number 3, ito pa natin. For rulers are not in terror to good works. Na? But to evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Sabi ko din yung mga mambabatas, mga rulers, yung mga batas natin, na hindi naman yan para daw sa mga tamang ginagawa natin eh. Ang batas, mga kapatid, yan ay ginawa para sa mga mali ang kanilang ginagawa. Sabi ko din, habang tama ang iyong ginagawa, huwag ka dapat natatakot. Pag ika'y sumusunod sa batas, amen. Ngayon po, baligtad sa atin eh. Na yung law-abiding citizen, parang ano yan eh. Pag meron kang konting tax na hindi binayaran, patay ka kay hinari. Pero yung mga malalaki, nakakalusyon. Na sila, lusyon tan. Kaya, dito pa lang yun, lusyon na eh. Lusyon tan. Nakalusot na agad sa kanyang tax. Di ba? O, hindi. Nakita niya na ba na dinimanda si Lusutan? Hindi. Lusutan yun. O, si Pacquiao, noong naging Bible believer, ay yung kinasuhan po ng patong-patong ng tax evader. Pinrish pa yung kanyang mga pari-arihan. Di ba? Amen? Ha? Pero ganun pa man sabi dyan, para sa mga mabubuti po yan eh. Kaya dapat tayo daw magpasakot. Na kaya si Pinoy, mga kapatid, presidente natin yan. Ikalam natin yan. Presidente. Na pinayagan ng Diyos maging presidente. Amen? Parang ayaw na maging presidente si Pinoy. Ngayon, yung ating chief na dito, yung... Ano ba pwesto niya na? Yung Perasiman? GPNP. Ang tawag na iba dyan, Perasiman. Sabi, hindi, Perasiman. Sabi nyo isa, sorry po, mali na po yung pronunciation.
Pinagkapatid, ang leader pa rin yan kahit mga ganun eh. Pero tingnan niyo po ha, pag leader na nilagay ng Panginoon, tayo po mga Bible believers sumunod. Ngayon po yan yung mga tuwal-tiwali, tinan niyo, lumalabas. Ngayon mga kanilang mga itinatago, na siya may mga under investigation pa rin yan, eh namumugal. Diba? O, lumalabas na yung kanilang mga yaman. Amen? O, pinahirapan nito sa PNP yung pagre-review ng mga baril, yung mga license ng baril. At siyempre, yung mga walang lisensya lamang at mga kriminal na merong baril. O, dituwa-tuwa sila, pupuntapin ko ito, ikakahamat ko ito, sigurado ang baril ito. At yun na nangyari. Amen? Huwag nilang tiyempuhan si Tatay Ray. Mapapalapan sila. Amen. Oh. Sa ibig sabihin, mga kapatid, ano? Tinuturuan pa rin tayo na sumunod sa ating batas. Amen. So, hindi pa rin porke ganun ang ginawa nila, pero na tayong karapatan na sa dumatin yung batas. Hindi pa rin po. Susunod pa rin tayo dahil doon ang sinabi ng Panginoon. Isa lang ang hindi natin susundin sa batas. Pag sinabi na ng batas, huwag tayong sasamba sa ating Panginoon. Diyan po, lalaban na ako sa batas. Kasi ano po, I own to obey God rather than man. Amen. Hindi na lang, hindi tayo umulista. Napang siya. Na ako ba ay nahuhulog sa tinatawag na legalism sa Colossians chapter 3 verse 23. Sabi niya, Colossians 3:23, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Sabi niya, hindi ito po. Kapag sinabi natin legalism, hindi po yung lagi natin, huwag mong gawin ito, huwag mong gawin niya, huwag mong gawin ito, huwag mong gawin niya. Na? Ang tanong, ano ang basihan natin, bakit hindi dapat nga natin gawin niya? Di ba? Dapat lagi po tayo merong moral authority na nagsasabi sa ating mali yan at mali yun. Dapat ang moral authority nga natin, lagi po nakalista sa Bible po natin yan. Na? Kaya sinasabi dito, whatsoever you do it heartily unto the Lord and not unto men. Na? Kaya hindi ka na yung ginagawa ko ang isang bahay dahil gusto mo i-please ang Panginoon, hindi i-please yung tao. Amen? Na? Masabihin, huwag natin gawin ito kasi mukhang magalit si pastor eh. So, ginagawa mo. Kaya kung hindi ginagawa, baka magalit ako. Paano kung ginawa mo, hindi ako nagalit? Hindi ko tutuloy-tuloy mong gawin niya. Di ba? Pero yan mo, huwag natin gawin ito, sabi ng Panginoon, huwag eh. So, pinipilis niyo ang Panginoon, hindi ko ako. Amen? So, yung po sinasabi mo rin ko sa atin, mga kapatid. At syempre, mga kapatid, ang panghuli. Na? Does it draw me away from Jesus Christ? Ito bang bagay na ito ay inilalayo ba ako sa Diyos? Pag inilalayo ka kay Kristo, mga kapatid, yan po ay mali. Amen? Amen? Halimbawa, career, nilalayo ka ba na kay Kristo na iyong career? Trabaho, inilalayo ka ba kay Kristo niya trabaho na yan? Na ambisyon, inilalayo ka ba kay Kristo ng ambisyon mo na yan? Mali po yun. Dapat anuman ang ating ginagawa, yaan ay lalong naglalapit sa atin sa Panginoon. Ha? Pag ikaw ay pumasok sa isang relasyon, inilalapit ka ba ng relasyon na yan sa Panginoon? Kapag ikaw ay nilalayo, mali po yan. Amen? Amen? Pakiusap. Kaya nalala na yung mga kabataan natin. Huwag naman tayo magpupo sa inyong Facebook.
na ilalagay nyo, I am in relation with ating Panginoon. Meron naman din sa nababasa. Malaging maganda ba yun? Binobroadcast mo. Hindi ba din ako asawa mo ngayon? Pero, hindi tapos mapabasa ang pangalan, hindi ko makilala. Sino yung karelasyon na? Pinaismo ko pa. Ano yun? Baka hindi ka. Baka ikaw nga lang yung relasyon sa kanya eh. Siya naman yung mga nag-relasyon sa'yo. Para lang ba pag namaakaw sa'yo, nilagay mo na yung pangalan. Napaka-cheap mo naman. Amen? Huwag kayo mag-post ng gano'n. Huwag rin kayo mag-post ng mga litrato nyo na mas maraming kitang balat kesa sa inyong mga baro. Kala nyo, photogenic kayo, hindi, pakagenic. Di ba, amen? Pa-selfie-selfie ka, tapos gano'n ang mga itsura mo. Wala. Tapos makikilala ka nyo. Baptist ito, amen ka ng Bible Baptist ng Marilaw ito, ha? Tapos yung mga lalaki naman, diba, diba? Papakita yung mga, diba yan? Mga pandisal. Anong gusto ko ipakita niya? Sinasabi mo na ika'y macho. Amen? Gamitin po natin tama yung ating mga social media. Ako po. Gusto niyo ba mag-post ako doon? Litrato ko tapos ang miniskirt ako. Ayan. Di ba? Ayusin natin mga kapatid. Lagi niyong aalalahanin na ikaw ay dapat isang mananampalataya 24 hours a day na 7 days a week. Hindi ka lang dito balot na balot pag-araw ng Linggo. Araw meron ko ako naging ang dito sa Pangasinan eh. Talaga naman pag kumatid ng church room, Thursday, hanggang dito. Hanggang talampakan eh. Nasa limong ko minsan. Sa ano, Monday na Monday. Pasan lang ha. Pambira, labas ang musul, naka-spaghetti, naka-short. Hindi ko madami natin. Nagulat ako yung young people ng church. Hindi ko nakilala kasi nag-iibang ang anyo. Sunday, talaga namang hindi makapasa ka ng ganang itsura. Pagdating mga kapatid ng walang church, hindi mo makikilala. Nagka-transform. Kabat-kabat tayo, ha? Alam niyo naman yung diba, yung mga kota kayo, yung parda, tumakaas, yung blouse, tumababa. Baka pagdating ng araw yan, magkasalubong na yan. Di ba? Pag ganun eh. Dapat pag ganun. Kaya tanong lagi, mga kapatid, ano po? Na ito ba'y naglalapit sa akin sa Panginoon, naglalayo. So doon pa lang, nakikita mo na, mali-research mo kung ano yung tama sa mali. Na hindi ko naman sinasabi maging bonnier lang daw tayo. Yan tayo may maglalaka na parang may halo ba sa ating ulo na paglalakad ka lagi ka na kanya. Eh, para ka ng mungha niyan. Ganon. Hindi po. Ha? Ating pangalagaan ang ating patutuo bilang mga anak ng ating Panginoong Jesus. Kasi sa lahat ng mali, makikita sa atin ang mapupulaan ng Panginoon. Amen? Amen? Amen. Kaya dito sa atin, sinisita natin yung dress code. Ha? Huwag kayong magsusuot ng miniskirt.
pag nag-miniskirt kayo, hirap-hirap din naman kayo sa hatak pa ba? Mamaya, bad person niya yan, magulit. Dato, marami kayong tatakpan niya yun. Medyo may tumitig sa inyo ganun, sir. Bastos. Eh, pag nag-aanyaya, titigan din eh. Diba? Saan nakikita yung mga ganon? Lalo din yung sa highway patrol dyan. Ang doon lahat dyan, hindi na dapat nakikita sa church yan. Amen? Bakit nga naman? Bakit sa bago? Nakikita mo lang. Pag nakakita ka ng bago ng babae, naikse, ang mahal ng presyo kesa doon sa makapa. Dapat mas mura na yun, mas konti yun, diba? Diba, ali? Dress ko, di ba? Maganda ko, kapatid, kahit kami doon, nakaka-compacto naman yung mga bagsas niya. Okay na rin, payang ganun tayo. Kesa naman tayo maging instrumento ng kasalanan. Amen? Kaya yung mga minister niyo, dugtuman niyo na. Dali niyo kay Alice, kaya kay Den. Den, huwag kang gagawa ng mga binibenta mong minister ka. Dapat mahaba. Ha? Yung mga pag-distinct. Di ba lang batin? Amen? Tama lang ba yun? Amen. Siyempre, kung natin tayo ng distinct, patang lang batin, makikita nila pagkakaiba natin. Amen. Hindi yung pag nagkakalap ka, sabi mo dito ang Kristiyano at hindi. Walang pagbaba, walang pagkakaiba. Ayaw po natin lang. At lalo ayaw na pag kaya naman, siguro sa ganyan naman, sa hindi ba dyan, logic na lang eh, para mag-sure mo kung ano yung tama sa mali. Pag mayroong confusion, nakakalamang mali yan. Because God is not the author of confusion. Amen? Takupoy na nalalangin ang bawat isa sa atin makapamuhay ng tamang buhay para sa mali. Tayo po natin. Ay panalangin, pagpala namin po, salamat po sa inyo. Salamat po rin naman sa mga talagang namin pagkakasya. Salamat din po rin naman kung yung mga kapatid, ituruan, pinibigyan po rin ng wisdom, conditionment po rin naman para malamit po namin ang malayin sa tao. Kaya Panginoon, kaya lagi po namin maging pasihan sa bawat ginagawa po namin, ikaw ba ang aming naluluwa ng ating ito? Sa bawat mag-iisip, sa bawat pananalita na aming nagagawa araw-araw, naway lagi, Panginoon, ang ikaw ang siyang naitataas. At kung hindi ikaw ang siyang naitataas, masasabi ko namin na hindi dapat namin ginagawa. Kaya, Panginoon, lahat po namin, patuloy mo po turo sa amin ng tama, patuloy mo po kami, Panginoon, gagabayan, papatnubayan, at lahat po, Panginoon, bagay-bagay na may amin po nakasanayan at tutuloyin, na hindi mo nagiging kanbulan sa inyong pungharapan, naway lahat ng iyan ay amin ang iwan, Panginoon, at palitan ng bagay na aming gagawin para ikaw, O Diyos, ang amin po patuloy na maitaas ang aming pungharapan. Kaya, Panginoon, meron mong pamindapan sa inyong pumayang, o maaaring isip, o kasalanan na aming po mga nagawa ng mga nakaraang araw, kaya nang bumuli, Panginoon, magkakataon na aming nga pumindapin ang aming sarili po hindi po sa inyo. Kaya Panginoon, dahil po namin ang palyaya, lusin mo po ang bawat po siya. Tumapoy ang pinili sa pangalan ng Yesus. Habang lahat kayo magkakapit. Kaya ang pagdapat na lahat sa kanya ngayon, kaya po ang pagkakapit. Kita ng Panginoon ang sa'yo.
right and wrong, what is right and what is wrong. Thank you.